Habla con paz vehícula tú y franco hacia el mundo sigues mundo sileno líder no mga rebelde. Madulas yan si Tiago. Hindi siya umaamin na siyang líder pero meron siya mga tinuturong ibang mga tao. Kunin mo itong mga tao. Kapag dininayin ni Tiago ang relasyon niya sa mga tao yun, pagdasal natin na ikagalit ng mga tao yun ang ginawa ni Tiago at bumaliktad sa kanya. Tinraidor mo si Armando tsaka si Franco. Ikaw itong magaling maglita niya tungkol sa pagiging traidor, ikaw pala ang unang gagawa. Sasabog sila Armando at Franco pagkatapos nito. Hindi lang militar ang magiging kalaban mo, kundi pati sila. Well, sabihin na natin kung magkakatotoo man ang natatakot mo magagalit sila sa akin. Will be too late. At wala silang kamalay-malay. Papunta na ngayon ang mga militar sa kanila. At ang nangyayari niya, nakikita sila, sila-sila mismo ang magpapatayan. Sir, pa-assist na lang dito. Paingatan niyo ang asawa ko! Sabay. Bakit ba nila ginagawa sa ito? Tulungan lang nila tayo. Buti naman hindi mo kinakailang kilala mo. Kilalang kilala kita, anak. You have the audacity to call her that? Hindi mo siya anak. Anak mo siya na pinahirapan mo at ginamit mo laban sa amin. Corazon, huwag ka namang gumawa ng gulo dito. Duda lang natin ayusin lahat sa korte, sa loob. Awa naman kayo sa amin. Ano? Maawa? Kami maaawa sa inyo? Hindi ba? Sinunod niyo yung isla namin? Pinatay niyo mga tao namin sa isla. Maaawa kami sa inyo? Hindi ba? Kinidnap niyo ang anak ko, si Eli? Paano kami maaawa sa inyo? Kaya yun ang sila na. Tama ko sila. Sa loob natin ito tatapusin. Kaya pagkatapos ng araw na ito, babayaran niyo sa batas ng lahat ng mga
kasalanan niya. Franco! Saan kayo pupunta, ha? Pinagkatiwalaan namin kayo, mga traidor! Vera, wala na tayong oras para dyan. Umalis na tayo! Sinet up niyo kami. Wala kaming kinalaman dito! Tigil! Sumuko na kayo! Strategy niyo sa hearing. Patong-patong ang kaso laban sa inyo. At ikaw ang sinasabing leader ng mga terorista. Kasinungaling ang lahat ang pinagsasabi nila. Isa lang ang magiging strategy ko dito. Yun ay ang sabihin kung ano ang katotohanan. Kung sinasabi niyo hindi kayo ang leader, malamang kilala niyo kung sino. Oo. Oh, kilala ko sila. At nakipagtulungan na ako sa mga militar para mahuli ang mag-amang yun. Mag-ama? Pwede ho bang malaman namin kung sino sila? Pasensya na kayo, pero sa pagkakaalam ko, wala akong karapatan para ipaalam sa inyo yung pangalan ng mga tao. Mr. Guerrero, may nakalap kaming balita na nagkaroon ng inkwentro sa Costales, Bataan ngayon at sinasabing maraming mga terorista ang namatay. Wala akong nalalaman tungkol sa inkwentro ang sinasabi. Isang bagay ang natitiyak ko. Kung linusob na ng mga militar ang kampo ng mga rebelde, ay malalaman nyo na rin kung sino ang mga leader nyo. At mabuti nga yun, para malaman na ng lahat at para pagbayaran na nila ito sa batas. At sa pangwakas, para mapatunayan na rin na hindi ako ang leader ng pangkat na yan. Ang ginawa mo? Naglabo sila para makalaya ka? Yan ba talaga yung plano niya? Ha? Ano yan? Wala talagang matinong buto dyan sa katawan mo. Yung mga taong yun, naging tapat sa'yo, tapos ilalaglag mo lang. Halos ibigay na nga nila yung buong buhay nila sa'yo. Mas kaganyanin mo lang. Rian, huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan si Tiago. Pambubuli na yung ginagawa. Miss Bonifacio, ilang hakbang na lamang nasa korte na tayo. Hindi ba kayo makapaghintay? Kasi kung ganyan din lamang, dagdagan namin ang mga kaso yun. Rian, mabuti pa pumasok na tayo para masimula na ang kaso. Tara! The prosecution may call its first witness. Prosecution calls Corazon de Leon to the witness stand. Do you promise that the testimony you shall give in the case before this court shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help you God. Yes, I do. Mrs. de Leon, magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Sinabi niyo sa statement niyo na kinidnap kayo dun sa Gift for a Cause Bazaar. At nakita niyo at makikilala niyo ang leader ng rebelding grupo. Tama po ba? Opo, tama po. Kilalang kilala ko po. Walang iba kundi si Santiago Guerrero. Siguro po para mas malinaw ang statement niyo, bakit hindi niyo isalaysay sa korte ang nangyari sa inyo? Tulad ho ng mga taong pumunta doon sa bazaar na yon, andun po kami para mamasyal, mamili, at makatulong sa charity. Pero wala kaming kaalam-alam na meron po palang operasyon ng droga
ang mga tauhan ni Tiago doon. Pero nalaman po agad ng anak ko yun, kaya sinubukan niyang pigilan sila. Ang tinutukoy niyo na anak ninyo ay si Rian Bonifacio. Tama po ba ako, ma'am? Tama po. Siya po ang anak ko. Dahil po sa anak ko, hindi po natuloy yung operasyon ng droga. Ngayon, dahil po sa desperasyon at galit ni Tiago, ginamit niya po ako, hinostage niya ako. At ang gusto niyang kapalit ay ibalik daw po ni Rian yung droga sa kanya. Pero alam naman po naming dalawa ng anak ko na hindi kami bubuhayin ni Tiago. Kung kaya't hindi ho binigay ni Rian yung droga sa kanya. Meron po ba kayong mayaharap sa aming mga witness na kinidnap nga kayo ni Mr. Guerrero? O kaya baka naman meron kayo diyang CCTV footage para makatulong sa inyo? Nandun ho yung anak ko eh. Siya ho ang makakapagpatunay ng lahat. Eh, hindi lang naman ho ito yung unang beses na nagkita kami ni Tiago at ni Amelia eh. Andun din sila sa sementeryo kung saan pinlano ni Tiago na ipapatay kay Rian si Marshall. Hindi siya ang biktima katulad ng pinapalabas niya dito. Ano nga po ang mga patunay sa mga sinasabi ninyo? Meron po ba kayong konkretong ebidensya na talagang kinidnap kayo ni Mr. Guerrero sa paraang sinabi nyo, sa panahong sinabi nyo? O baka naman, ma'am, dala lamang ito ng matinding galit nyo kay Mr. Guerrero. Kaya lahat na lang ng bintang ipapataw nyo sa kliyente ko. Totoo ho lahat ang sinasabi ko. Simula't simula pa lang, ginagawa ng nil lahat para ipahamak ang pamilya ko. Mrs. De Leon, one more time. Ang ebidensya ang pinakamahalaga sa korte. Yan po ang kailangan natin, ebidensya. Ngayon, kung wala naman po kayong maipapakita, ito na nga ang pagkakataon nyo eh. Iharap nyo na lahat ng kailangan nyo iharap para tulungan ng kaso nyo. Please, by all means, show the court. This is your opportunity. I take it by your silence that that means no. No more questions, Your Honor. Pangalan niyo? Ako ho si Arabella De Leon. Pero ayon dito, ikaw si Rian Bonifacio. Rian Bonifacio ho yung binigay sa akin pangalan ni Tiago Guerrero. Ang taong kumuha sa akin nung bata pa ako. Pinalaki niya ako at ginamit para gumanti sa mga militar. Sa gobyerno, pati sa sarili kong magulang. Objection, Your Honor. Hindi po ito ang paglilitis ng kasong gusto niyang puntahan. Sustain. Thank you, Your Honor. For the purpose of this court hearing, we will address you as Rian Bonifacio. Nabanggit mo kanina na ginamit ka ni Tiago Guerrero. Pwede mo bang ilahad sa amin kung paano nagsimula ito? O kung paano ka ginamit para kalabanin ng mga militar at gobyerno? Ginamit niyo ako bilang spear. Ginawa niya akong pinakamalaking sundata niya para sa mga illegal na operasyon niya. Doon yung mama at naging makapangyarihan sa Tiago. Yung mga pera mula sa smuggle na armas, pati yung mga illegal na droga dito sa bansa. Ginamit yun para bilhin ng simpatsya ng maraming sibilyan, pati mga rebelde. Pinago niya rin yung mga transaksyon niya ng illegal na droga sa mga legal na negosyo.
kaya tumakbo ng maayos sa mga illegal negosyo niya ng mahabang panahon. But based on previous evidences, isa sa mga dahilan kung bakit makapangyarihan noon si Tiago Guerrero ay dahil sa mga kaalyansa nito. Si David Pascal, Secretary Silvia Banson, Abelion Madrilejos, at Governor Estrella. Sila yung mga nakilala kong alyansa niya noon. Sila yung mga naging katulong ni Tiago para walang maging sabit sa mga operasyon namin noon. Pero dahil nga nagka-problema, isa-isa silang nahuli. Nang dahil din sa akin. Hindi lahat maniniwala sa'yo, Rian. May sarili kang utak. Alam mo nang mali, bakit mo pa kailangan gawin yung mga yon? Dahil yun ang siniksik sa utak ko mula pagkabata ko. Nakalaban ng gobyerno ang mga militar. Na kami ang mag-aayos ng sistema sa bansa. Kailangan daw namin tulungan ng mga api. At dahil pinaniwala niya ako na anak niya ako, at wala akong ibang hiling nung bata ako, hindi magkaroon ng tahimik, normal, masayang pamilya. Pero ang sabi niya sa akin noon, mangyayari lang daw to kapag ginawa ko yung mga mission niya. Kasi ganun kasama si Tiago Guerrero. Kahit isang batang walang muhang, na walang kaalam-alam doon sa galit niya sa isang tao, gagamitin niya. Dahil walang puso si Tiago Guerrero. Objection, Your Honor. Ms. Bonifacio has not presented any concrete evidence na inutusan na siya ng kliyente ko na gawin yung mga sinasabi niya. Anong nangyari sa'yo, Rian, anak? Ba't ka nagkaganyan? Your Honor, may we request the defendant to please stop addressing my client? Wala akong mong ginawa kung hindi ang maging mabuting ama sa'yo. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, pero inalagaan kita at pinahal kita. Hindi mo na yung pagpapanggat mo! Eto ba'y gaganti mo sa'kin? Your Honor, please! Eh, anong nangyari sa'yo? Paano nilang nilaso ng isipan mo? Ano klase ng brainwash ang ginamit na para sirahan mo ko? Mr. Guerrero, may oras para sa statement mo. Wala kang utang na loob, Rian! Ikaw ang kriminal, hindi si General! Lalong disolido ng turista. Hindi siya masamang tao. Ibigay niyo hustisya kay General Tiago. Hustisya! Hustisya!
Sir! Oh, tingnan mo to. Nen. Sir, mga birth certificate. Ito yung orphanage na inisponsoran ni Tiago. Yun nga, sir eh. Anong ginagawa niyan dito? Hindi ako nagkakamali. Ito yung mga batang rebelde na nahuli no isang araw. Sir, alam mo nung isang araw ko pa naisip to eh. Kung tungkol sa mga batang rebelde yung hinawakang kaso ng tatay ni Tiago. At involved dito si Tiago, hindi kaya nandito ang sagot sa totoong nangyari sa tatay mo. Kailangan ko balikan yung kaso ni tatay. O, sir. Ako na. Ikaw na nagbayad kanina sa sine, sa arcade, kaya ako na sa pagkain. Thank you. Alam mo, huwag mo naisipin niya. Dali-dali lang naman kita ng pera. Oo nga, dahil yun sa racket mo. Okay na magtrabaho, pero yung pag-aaral mo, ah. Huwag ka mag-alala, hindi ko napapabayaan. Tsaka ayoko namang sayangan yung pinaghirapan natin na makapasok lang ako, no? Tama. Pag lumabas yung grades ko, unga nga ka sa taas. Talaga lang, ah. Sige, tignan natin. Claire, sandali lang, kailangan ko na sagutin to. Sige. Hello, po. Ivan, nasan ka? Nandito ako sa kapatid ng sundalo. Tinutuloy ko yung mission ko. May problema tayo. Na-raid yung hideout natin. Ano? Nakatakas kami, pero kailangan ka namin ngayon. Ite-text ko sa'yo kung nasan kami, tapos puntaan mo kami agad. Naintindihan mo? Sige po. Kailangan ko muna mauna. Pasensya ka na. Bakit? Yung kumupkup sa akin, may sakit. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan mo ng tulong. Gusto mo samahan kita para matignan natin. Kaya na namin to. Pasensya ka na. I-take out mo na lang to. Maraming salamat sa libre mo, ha? Tita, buti natapos yung hearing nang wala nangyaring aberya. Ethan, wala naman nangyaring aberya. Pero napakagaling talaga magsinungaling itong si Tiago eh. Umaasa na nga lang ako na hindi niya mabibilog ang utak ng korte. Tita, wala ho ba kayo napansin kakaiba nung dumating si Tiago? O kaya nung habang nag-hearing? Wala naman kakaiba nangyari. Ma. Pwede bang sabihin mo kay Ethan na bantay niya mabuti si Tiago? Alam kong gagawin ng paraan para makatakas sa'yo. At kung sakaling hawakin na si Franco, kailangan niya kumbinsin si Franco na magsalita na laban kay Tiago. Ma! Ilang Ethan, narinig mo? Ano mo sa tingin niyo ang resulta ng unang hearing niyo, Mr. Guerrero? Nagpapasalamat ako sa Diyos na naindaos ang unang araw ng paglilitis. Nagbuhay pa ako. Ang takot ko eh, baka maulit ang naganap sa akin. Maraming taon na nakaraan. Mahirap ang mapahamak at mapa sa kamay ng mga rebelde. Lang naman sana ang gusto ko. Ang pumanig ang desisyon sa katotohanan. Umpisa pa lang ito. Hindi pa ito tapos. Anong maghintay kayo? Na makukuha ko rin ang hustisya. Makakalaya din ako. Papa Lancia.
kailangan siyang hanapin. Siya ang sagot sa laban natin kay Chaco. Paano siya makapag? Pinalitaw niya ko eh. Wala nang paraan para malinis ang pangalan ni Chaco. Hindi papayag si Franco na saluhin niya yung lahat ng kasalanan ni Chaco. Pagbabayarin niya si Chaco. The General's Daughter.